Ano-ano nga bang teams ang nakapasok ngayon sa day 1 ng qualifiers ng MPL? Totoo nga ba na maganda ang tinatagong meta nila, Doggy? Well, pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Nung nakaraan niya kapatid ay kwento ko nga sa inyo ang tinatagong meta nila Doggy na di umano'y dumurog nga sa NXP Solid. Tunay ngang napakalakas nila Doggy sa meta na ito na hanggang sa qualifiers nga ng MPL ay ayaw niya pa rin ito ipakita at ilabas sa mga tao. Paano ko ito nasabi kapatid? Dahil kung nakaabang ka nga sa MPL qualifiers ay may isang tao nga na nag-a-update sa atin sa Facebook Live at ito nga ay si Butters. Si Butters nga ay isa sa mga analyst at shoutcaster ng MPL na napapanood nga natin lalo na kapag may matitinding laban sa MPL. Napagpasyahan nga nitong sila Butters na ilive nga ang mga laban na nagaganap sa qualifiers ng MPL, lalong-lalo na nga ang mga teams ni Doggy. Dahil alam naman natin na itong team nga na ito ay isa sa tinatawag na crowd favorite. Kaya naman, inaabangan nga ito ng mga tao. Ngunit kapatid, hindi nga ito pinaunlakan nila Doggy. At halos lahat nga ng teams niya sa bootcamp ay hindi pumayag na ilive ni Butters ang laban nila at nirespeto naman ito ni Butters. Ayon na rin kay Butters ay minarapat na lang din nila na hindi nga ilive ang laban nila Doggy at mga teams nito dahil baka raw sisihin siya nila Doggy kung bakit sila natalo. Para wala raw idadahilan sila Doggy kung sakaling natalo nga ito ay hindi na nga nila ito nilive. Pero yun nga kasi yung problema, Pai. Kung lalaki yung chance na hindi sila makapasok dahil nilive natin sila, wag na. Ah, oo, sabagay. Works both ways din, sabagay. Diba? So, yun pa yung maging rason, eh, no? And actually, pwede maging rason talaga. Marami nga ang nadismaya at umasa na lamang sa results na ipinapakita nga ni Butters sa kanyang Facebook page. Ngunit kapatid, hindi lang naman ang teams ni Doggy ang hindi nagpa-unlock sa pag-live ni Butters. Maging ang ibang kilalang team, kagaya ng Archangel at Team Payaman, ay hindi nga rin pumayag sa gusto ni Butters. Ang tanong dyan kapatid, ay bakit hindi sila pumayag? Simple lang naman ang sagot dyan. Dahil makikita nga ang kanilang meta at strategy kapatid. Tulad nga ng sabi ko ay may tinatago nga silang kanya-kanyang mga meta at rotation na hangga't maaari nga ay hindi pa dapat ito mapanood ng makakaharap pa nila dahil malamang sa malamang ay madidihado nga sila dito. Kaya sa mga fans dyan na nagsasabi na ang yabang nila Doggy, abay itigil nyo na yan kapatid. Dahil ginagawa lamang ito nila Doggy para protektahan din ang kanilang privacy pagdating sa mga meta at rotation. Pero huwag kayo mag-alala kapatid, marahil ay makikita na nga natin ito kung sakaling makapasok sila sa main qualifiers ng MPL. Isa pa nga sa nakikita ko kapatid ay nagpalit nga ng team sila Doggy at ibang team sa bootcamp na alam niyang malalakas. Ang isa pang ang tanong dyan ay kung bakit nila ito ginawa. Isa rin kasi ito sa strategy nila kapatid. Sa totoo lang, napagod nga ang aking mata sa kakahanap ng NXP Predator Solid, Wild Drifters at iba pang team ni Doggy. Ngunit hindi ko nga sila nakita sa list ng mga teams at hanggang nalaman ko na lamang kapatid na nagpalit nga muna sila pasamantala ng team name. At marahil din pati codename kapatid para nga hindi ma-record ng mga kalaban nila ang laban na iyon na pwede nga itong maging source na magiging kalaban pa nila sa susunod na araw.
Hindi ba't kakaiba ang strategy nila Doggy dito? Nagpalit ng team name at code name para hindi sila makilala ng mga nakakalaban nila? Kasi kung ako makakalaban nila Doggy kapatid, abay ire-record ko yun at i-upload ko agad sa YouTube na alam naman natin na pagpipiestahan nga ito at dahil nga doon, masasayang lang ang pinaghirapan nila Doggy para sa MPL. Dahil makikita na nga ang kanilang meta na ginagamit sa qualifiers na ito. Naging mainit nga ang laban sa qualifiers ng MPL at talagang nangibabaw nga ang kilalang mga teams dito kagaya na lamang ng Signal Ultra, Archangel at syempre ang mga teams ni Doggy. Sa katunayan nga kapatid ay nag-post pa nga itong si Doggy na di umanoy muntik na nga silang madaya sa qualifiers na ito. Ang ginawa lang naman ng kalaban nila ay mali nga ang pagka-report nito sa tauhan ni Munton na di umanoy nanalo sila sa laban kila Doggy at sila Doggy raw ay natalo na talaga nga namang hindi makatarungan yon sa part nila Boss Dogs. Dahil alam naman natin ang hirap ng kanilang paghahanda para dito. Buti na lamang at may screenshot nga sila sa final result ng game na ito at ito nga ang kanilang ipinakita sa staff ni Munton. Pero sana kapatid, kung may ganitong eksena, dapat ay hindi na muli itong pasalihin sa qualifiers. Dahil sa malamang ay maaari pa rin nila itong ulitin sa mga susunod pang qualifiers ng MPL. So alamin naman natin kapatid ang resulta ng open qualifiers sa day 1. Mayroon lang namang 1,027 teams ang sumali dito sa buong Pilipinas. Hindi ba't napakarami niya kapatid? At dalawa lamang ang makukuha sa kanila. Ganun nga sa lain ni Munton ang mga naglalaro sa MPL. Kaya naman, hindi nga basta-basta ang tournament na ito. Tanging malalakas lamang ang mga mananatili para makapasok sa regular season ng MPL. Sa open qualifiers nga ay best of 1 lang ito kapatid. Kapag natalo ka nga dito, automatic laglag ka na. Ang ipapakita ko lamang sa inyo kapatid ang mga teams na naririnig at nakikita ko sa iba't ibang tournament at lahat nga ito ay mga manok ko sa MPL. Binubuo nga sa 4 na grupo ang mga teams dito. Sa Group A nga kapatid, nandito nga ang kilala natin na team na Archangel Esports at pasok na rin sila sa Round 2 kapatid. Habang sa Group B naman ay may dalawang team nga dito na galing sa bootcamp ni Doggy at sila nga ay ang NXP Predator Area 51 at Kukurikapu na team ni Aaron. Ang NXP Predator Area 51 nga ay laglag na matapos nga sila matalo ng Bagito. Maging ang Kukurikapu na kinabibilangan nga ni Aaron kapatid ay nalaglag din matapos lang nila makalaban ang malakas na team na U-Level. Pasok na rin ang Signal Ultra, U-Level at Sinag Pilipinas sa Round 2 mamaya. Habang sa Group C naman, mayroon nga ditong tatlong team sa bootcamp ni Doggy at ito nga ay ang Next Play Predator Temptes na nalaglag na. Cobra Gods na kinabibilangan ni Yolo na pasok sa Round 2 mamaya. At ang Bongolia Pamiglia na team ni Doggy pasok na rin sa Round 2 mamaya kapatid. Sa Group C rin kapatid ay nakapasok din ang team Payaman ni Kong na ang pangalan ngayon ay Team Loki. Habang sa Group D naman, andito nga ang dalawang team sa bootcamp at ito nga ay ang NXP Predator Solid at ang pangalan nga nila dito ay Wall Breakers na pasok na rin talaga sa Round 2 mamaya. At syempre, ang team ni Hex na ipis sa Japan na pasok na rin sa Round 2 mamaya.
Habang ang team na Record Kapatid ay hindi nga tumagal matapos matalo nga ito sa una nilang laban kahapon. Subali All in All Kapatid, ang nakapasok nga lamang sa team ni Doggy ay ang Cobra Gods na team ni Yolo, Wall Breakers na team ng NXP Solid, Bongolia Pamilya na team ni Doggy, at ang Ipi sa Japan na team ni Hex. At ang mga nalaglag nga ay ang NXP Area 51, Kukurikapu na team ni A-Rod, at ang NXP Tempest. Kung meron akong hindi na idagdag dito, pa-comment nyo na lamang sa baba, kapatid. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? Tatagal nga ba ang apat na natitirang team ni Doggy sa qualifiers na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.